Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sa inyo pong pananaw, tagumpay ba ang Build, Build, Build program? At kung kayo'y maluklok, itutuloy niyo po ba ito? Yes or no? Why or why not? Thank you. According to their sites and according to their framework, yes, it was a success. Dahilan sa na yun po ang naging flagship project ng current administration, yung Build, Build, Build po nila. Now, I would continue that and even reach it out to be, I'd push it beyond just building build infrastructures, but you'd also like to build the next generation. Lalo na po ang pag-stress ng education ng next ng ating mga kabataan, lalo na po emphasizing science, technology, and engineering and math, para po magkaroon po tayo na mas innovative na next generation, and having more innovation, they would lead into more research and development, building up a stronger economy. Yung pong plano natin, in the spirit of build, we'd like to continue that. So, yun po. Mayroong inabot din na tulong o pakinabang para sa ating bansa, pero generally, tingin ko, sabit yung pagbubuhos ng pondo dito sa build, yung ating utang mula sa 5.9 trillion bago umupo si Pangulong Duterte, ngayon ay mukhang aabot ng 13.4 trillion bago matapos ang kanyang panunungkulan dahil dito sa mga build na ito. At naging problema rin dahil sa panahon ng pandemya, para naging business as usual, tinuloy ang mga build, at napabayaan yung paggastos dito sa paglaban sa COVID. Kaya ang tingin ko, hindi ito masyado nakatulong at dapat na-resolve sana yung problema sa unemployment, at dapat na-resolve din yung kahirapan na inabot ng ating mga mamamayan. Napakataas ng presyo ng bilihin na dapat sana yung pondo ay doon inubos. Napakalungkot na isipin na marami nga tayo ng mga ipagawang mga expressway, marami tayong magagandang tulay na ipagawa, pero yung ating mga mamayan, gutom, marami naghihirap na ating mga mamayan, yung presyo ng bibigas, hindi ma-resolve, yung presyo ng gasolina, hindi ma-resolve, yung presyo ng kuryente, hindi ma-resolve, yung pag-aaral ng ating mga anak, hindi ma-resolve, yung pagpapahospital ng ating mga mamayan ay hindi ma-resolve. Walang kwentang gobyerno, yun na yung basic na kailangan ng mamamayan ay hindi natutugunan. Yun ang aking pagtingin dito sa nangyaring build na ito. Binaon tayo sa grabing utang. Thank you, Madam Moderator Lucci. Sa ating mga kababayan, yes, matagumpay yung build. Dangan lamang, talagang inabot tayo ng pandemyang ito. Will I continue it? Opo, mga kababayan, itutuloy ko po ang build. But we will build more housing, better schools, more hospitals, more post-harvest facility para sa ating fishers folks at farmers at maghahayop, and more source of energy for stability ng energy sa buong Pilipinas. Sapagkat sa pag-ikot-ikot ko po, nakita ko po yung mga kababayan natin. Madalas maghihingalo pati kuryente nila. Naghihingalo na ang buhay, naghihingalo pa ang kuryente, naghihingalo pa ang internet. These are the things that we're going to focus on build. Tao muna. So yan po ang aking itutuloy. May awa ang Diyos sa tulong ninyo. You know, infrastructures affect the behavior of people and societies. Kaya importante na siguro, titingnan muna natin ulit ang direksyon at rationale behind sa build. Kasi makaka-apekto po ng malaki yan kung papaano tayo bilang isang lipunan, kung tayo mainitin ng ulo, etc., etc. Kaya, ang una, titingnan natin, napaka-importante ang ugnayan ng bawat mamamayan sa ating lipunan. Kaya titingnan ko po kung yung build, ay equal ang pagtingin sa mga sasakyan, sa dagat, sa itaas, at saka sa lupa, at saka sa tubig. Titingnan po natin ang importante kung ang build nakakasispay ng pantay-pantay na pagtingin sa
means of transportation na kinakailangan para magkaugnay-ugnay ang ating mga kababayan. Pangalawa, isa po sa aking iniisip sa kinabukasan ay maging autonomous region ang bawat regions. Ang ibig pong sabihin, mababago ang daloy ng pag-uugnayan ng ating mga kababayan. Kaya bago ko po sabihin na okay ang built, i-examinan muna nating mabuti. Sa tanong na kung matagumpay ba, out of 118 projects, ang na-accomplish lang 12. So, kayo na po humusga, mga kababayan na lang natin humusga, kung matagumpay ba. Kung itutuloy, yes. Pero gawin nating better, i-boost natin, at dapat bolder. Ano? At yung mga na-perfect na yung kontrata, lalo na sa pipeline, meron tayong tinatawag na inviolability of contracts, hindi natin pwedeng talikuran. Lalo na kung ito'y may involved na mga foreign investments, dapat ituloy. At ang problema lang natin, pumalo na tayo sa 12.03 trillion yung ating national debt, no? Foreign at saka domestic. So panahon na siguro para mag-shift tayo from BBB, build, papuntang PPP, Public-Private Partnership, na kung saan hindi gagastos ang gobyerno at private initiative ang magsisimula. Marami pang ganyan. Marami tayong mga malalaking corporation na willing sila na mag-participate sa nation building, lalo na sa infrastruktura. So, ang sa aking pananaw, legacy ng pangkasalukuyang administrasyon ang build. Huwag nating iwanan. Kaya nga lang, dahil nga sinabi ko kanina, lubog tayo sa utang, kailangan talagang mag-isip tayo ng ibang pamamaraan, mag-shift tayo sa public-private partnership. Maraming salamat po. Itutuloy po natin yung tinatawag na programa ng kasalukuyang pamahalaan na build. Pero ito, ang tanong po, ito ba ay nakatuon sa tao na pinagsisilbihan ng gobyerno, na kadalasan ito ang purpose ng ating gobyerno dahil sa pagbigay ng serbisyo sa mga tao? Ang tao ba ay nakakakain ng tatlong beses lahat ng mga kababayan nating Pilipino? Ang mga kababayan ba natin ay may sapat na trabaho na mabubuhay nila ang pamilya nila dito sa ating bansa, na dahilan na ang ating mga kababayan ay napupunta sa ibang bansa upang hanapin ang kanilang kabuhayan para mabuhay ang kanilang pamilya? Ang aming, sa aming pagtakbo na bilang pangulo ng ating bansa ay suliranin namin na magkaroon ng magandang buhay ang lahat ng mga Pilipino. Ito po ang adhikain ng lahat na sumusulong sa federalismo para magkaroon ang gobyerno may lapit natin sa mga tao. Salamat po. Alam niyo po, it is not a question kung itutuloy mo. Dapat natin ituloy yan kasi because of inviolability and sanctity of contracts. Dapat i-honor natin. Pangalawa, maganda ba? Well, in a way, maganda, no? Kasi it will affect future generations. Now, a question, are not those two things? Kasi we have no choice whether to continue, pursue or not. Because nakasakal po tayo dyan. Tandaan natin, loans yan, ha? Utang. Now, siguraduhin natin mabuti, napupunta ba talaga sa tama yan? Ang number two, hindi lang na iniisip natin na loan, baka naman sa corruption na pupunta yan. Bantayan natin mabuti kasi hindi, napakagandang programa, napakalawak ng mga programa, gargantuan ng mga projects. Pero kung utang tayo ng utang na pupunta lang sa nakawan, wala rin halaga. Pero admittedly, itong build, napakaganda. Isa sa magandang naisip ng isang administrasyon sa Pilipinas. Pero dapat meron tayong watertight na process para hindi mapunta sa corruption at sa nakawain yan. Pero
this is a good project and we have to continue it. Unfair naman to the President yung sa ating gobyerno na sa programa nilang build, build, build. Ay yan po ay maganda, pakaganda. Pag sinabi mong successful ba, pag natapos po ang proyekto, itutuloy po natin yan. Pag natapos yan po, matatawag natin successful. At maganda po talagang proyekto na yan kasi kasama po yan sa economic growth and development yung build, 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 infrastructure development. At pangalawa po, ipagpatuloy po natin yung paggawa natin ng bahay nationwide. Pag tayo po ay naging Pangulo, nationwide implement natin yung pabahay program natin dahil matagal na po natin ginagawa yan bago pa man po tayo napasok sa politika. At hindi po yan drawing, kundi ginagawa na po natin. Marami na pong ebidensya yan at nabigyan natin pabahay. Pangalawa po ay yung kailangan build, build, build ay madagdagan pa po ang ating mga daan sa Kamindanawan, Visayas. Marami pa pong talagang kailangan i-develop sa Mindanao area. Kaya po, alam sa totoo lang, kaya po hindi po ma-stop-stop yung kaguluhan sa Mindanao because napapabayaan po. Wala pong development na nangyayari. Kaya kailangan po talaga natin na ma-develop natin ang Mindanao para po matigil ang kaguluhan sa Mindanao. That's the only way. Ako po, tumira ako sa bundok, tumira ako sa nakasama ko yung mga brother Muslim natin, naintindihan ko yung mga hinaing nila dahil para bang na-leave behind na sila. So ang dapat nating gawin ay infrastructure development para po maumunlad ang Mindanao. Marami pong salamat. Itutuloy po natin yung build, 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 pero magbibigay po tayo ng emphasis on PPP instead of ODA para hindi na utang. Pero for PPP to succeed, kailangan pong isiguro natin na inayos natin yung pamahalaan para mas maraming investors ang tumiwala na mag-invest sa atin. Ipa-prioritize din po natin apat na areas. Yung number one, sisiguruduhin natin na yung infrastructure makakaspur ng rural development. Ang examples nito, yung mga infrastructure na kinakailangan ng ating mga magsasaka, mga farm-to-market roads, mga post-harvest facilities, yung mga kinakailangan para ispur natin yung ating maritime industry, mga ports. Ang kinakailangan, ito makatulong para lumago naman yung mga kanayunan. Yung pangalawa, yung transportation. Ang datos nagsasabi na dito sa Metro Manila, 88% ng tao walang sasakyan. 12% lang yung may sasakyan. Pero pag tinignan natin yung budget natin, talagang kulang yung binibigay natin para sa mass transport. Bibigyan natin yung halaga. Pangatlo, yung water resource management. Paubos na yung ating tubig, yung pinagkukunan ng tubig. Ipa-prioritize natin ito dahil ayaw nating dumating yung panahon na wala na tayong maiinom na tubig. Pang-apat, yung climate resilient infrastructure. Sisiguraduhin natin na magpabahay tayo, lalo na dun sa mga danger zones. Yung mga seawall para protected yung ating mga kababayan, sisiguraduhin natin.